May halaga, pero minaliit ng iba. Bago pumanaw ang kanyang ama, naalala niya ang sinabi nito sa kanya. Anak, eto ang isang relo na ipapamana ko sa iyo. Ibinigay pa sa akin yan ng iyong lolo. At ang relong iyan ay halos 200 taon na. At bago ko tuluyang ibigay sa iyo ito, nais kong pumunta ka sa tindahan ng mga relo dyan lang sa kanto. At sabihin mo sa may-ari na nais kong ibenta ang aking lumang relo. At alamin mo din kung magkano nga iyan mababayaran. Agad namang pumunta ang binatilyo sa tindahan ng mga relo at pinakita niya sa may-ari ang lumang relo. Pinresyohan lamang ito ng 150 pesos ng may-ari kasi daw ay masyado na itong luma. Ibinalita niya sa kanyang ama ang mga sinabi ng may-ari ng tindahan ng relo. Inutusan siyang muli ng kanyang ama at sinabing, "Pumunta ka sa pawn shop at itanong mo kung magkano ba nila bibilin ang lumang relo ko." Muli ay agad nagpungo ang binatilyo sa pawn shop. Tinanong niya ang namamahala sa pawn shop kung magkano ba maibebenta ang hawak niyang relo. Sumagot naman ang tagapamahala na 500 piso lamang daw niya mabibili ang relo dahil ito daw ay lipas na modelo na at sobrang luma na. Muli ay umuwi siya sa kanilang bahay at sinabi sa kanyang ama ang mga sinabi ng namamahala sa pawn shop. Inutusang muli ng ama niya ang binatilyo niyang anak at sinabi dito na, "Anak, pumunta ka sa museum at ipakita mo ang relo." Pumunta ang anak niya sa museum at pinakita sa curator ang dala niyang relo at inalok siya nito ng 1,000,000 halaga. Agad umuwi ang binatilyo sa kanyang ama at sinabi na, "Inalok po ako ng may-ari ng museum ng 1,000,000 halaga para bilhin ang relo niyo. Kasi daw po ay bihira na ang ganitong bagay at isasama daw po niya ito sa mahalaga niyang kinokoleksyon na antigong mga gamit." Sambit naman ang kanyang ama, "Nais kong malaman mo anak na mayroong halaga ang bawat isa basta ito ay nasa tamang lugar. Huwag na huwag dalhin ang sarili sa mga maling lugar at huwag magagalit kung hindi ka pahahalagahan. Ang mga taong nakakakilala kung sino ka, sila ang tunay na magpapahalaga sa iyo. Huwag mananatili sa lugar na hindi nakikita ang kahalagahan bilang ikaw at laging pahalagahan ang mga taong totoong nagmamahal at tumutulong sa iyo."